kung meron mang gusto ang Diyos na bitbitin natin dito sa paparating na taon sa ating buhay. Willingness to magnify an attitude of servanthood and reduce an attitude of scolding. Sino po naniniwala, kasama sa mga gusto ng Diyos na bitbitin natin sa paparating na taon, sa journey mo, yung pagiging totoo sa paglilingkod mo sa Diyos at sa kapwa mo. Naniniwala po kayo doon? Isa sa mga gusto ng Panginoon na bitbitin natin sa 2023, yung maging totoo tayo sa paglilingkod natin sa ating Diyos at sa ating kapwa. Pansinin nyo, yung panganay na anak sa kwento ng alibughang anak, ang sabi sa tatay niya, pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon, pero kahit minsan, hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing. Pansinin niyo yung original word na ginamit ng anak na panganay dito, dolion, which means serve like as slaves, at hindi yung jakoneo, which means to serve. In a sense, sinasabi ng panganay na anak na nagpakahirap pala ako nang wala akong mapapala. At this point, sa halip na pagpapasalamat, panunumbat yung nasabi niya. The same concept minsan na nagagawa ng isang tao. Sa halip magpasalamat sa pribilehiyo na nakapaglingkod siya, nanunumbat. By the way, sino po naniniwala, isang pribilehiyo na nakapaglingkod tayo sa Diyos? Naniniwala po kayo doon? Isang pribilehiyo na ikaw, nabuhay ka dito sa mundong ito at binigyan ka ng pagkakataong makapaglingkod sa Diyos. And at the same time, sino naniniwala, isang pribilehiyo na nakapaglingkod ka sa isang simbahan? At sino po naniniwala, isang pribilehiyo na nakapaglingkod ka sa iyong pamilya? Dahil hindi lahat ng tao nabigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos, makapaglingkod sa isang iglesia, makapaglingkod sa isang pamilya. Maraming mga tao dumating at umalis dito sa buhay na ito, nagsimula at natapos ang kanilang journey, pero hindi nakapaglingkod sa Diyos. Hindi nabigyan ng pagkakataon makapaglingkod sa isang iglesia, hindi nabigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa isang pamilya. Alam niyo po, gaya ng aking nabanggit, isang malaking pribilehiyo na sa journey mo, nakapaglingkod ka. So dapat, walang namumutawing panunumbat sa atin. Yung paglilingkod, yung pribilehiyo na binigay sa iyo ng Diyos para makapaglingkod sa Kanya, dapat walang panunumbat na mamutawi sa iyo. Yung pribilehiyo na nakapaglingkod ka sa iyong simbahan, dapat walang mamutawing pagpanunumbat sa iyo. And at the same time, maging sa pamilya mo, dahil binigyan ka ng Diyos ng pribilehiyo makapaglingkod sa iyong pamilya, kahit na nahihirapan ka pa, kahit na hindi pa nila na-appreciate yung ginawa mo, dapat walang panunumbat na mamutawi sa labi mo. Sa halip, be honored na may Diyos na napaglingkuran ka. Sa halip, be honored na may simbahan kang napaglingkuran. At sa halip, be honored na may pamilya kang napaglingkuran. Alam niyo po, napaka-importante na dito sa papatapos na taon sa ating journey, mapuno tayo ng pasasalamat at hindi panunumbat sa mga ibinigay ng Panginoon na pagkakataon sa atin na paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa, sa Diyos at sa ating simbahan. Dapat mapuno tayo ng pasasalamat. And finally, kung meron mang gusto ang Diyos na bitbitin natin dito sa papalapit, papasok na taon sa ating buhay, willingness to accept that life is a short journey. Niniwala po kayo doon? Ang buhay, napakaitsing journey lang. If there's one thing na gusto ang Diyos na bitbitin mo sa 2023 na journey mo, yung tanggapin mo na ang igsi lang talaga ng journey ng isang tao. Ang igsi lang talaga ng buhay ng isang tao. Alam niyo po, sino amirado, yung mga kasama mong nagsimula ng 2022 ngayon,
hindi mo na makakasama ngayon 2023. Alam niyo po, marami tayong mga nakasama before sa buhay natin, pero ngayon, papasok tayo sa panibagong season ng ating buhay, hindi na natin kasama. Hindi na natin kasama bilang pamilya, hindi na natin kasama bilang kapatid, bilang kasama sa iglesia, bilang kamanggagawa sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, napaka-importante na dito sa papatapos na taon ng ating buhay, ng ating journey, alam niyo po, tanggapin natin, napaka-iksi lang ng buhay. May mga tao sa journey natin, we never expect na hindi na pala natin makakasama sa susunod na season ng buhay natin. And that's the reality of life. Yung reality ng buhay na ito, ating journey, it reminds us na ang iksi lang ng journey. That's reality of life. Reminds us, pwedeng ikaw, pwedeng yung pamilya mo, pwedeng yung kaibigan mo, hindi na mauna o makarating sa susunod na phase ng journey. That's reality of life. Remind us, you have to value those you have now in your journey. Yung katotohanan ng buhay na ito, nagpapaalala sa atin na dapat pala talaga, sino man yung kasama ko ngayon, pahalagahan ko ng husto. Yung magulang mo, nakasama mo pa ngayon, napakapalad mo. Napapasok kayo ng 2023, magkasama pa kayo. Yung iba, papasok ng 2023, ulila na. Yung kasama mo yung asawa mo ngayon, napakalaking blessing, sasalubungin nyo ang 2023, magkasama kayo. Yung kasama mo yung mga anak mo, napakapalad nyo. Dahil yung iba, papasok sa 2023, hindi nila kasama yung kanilang mga anak. You have to value those you have now. Ang tanong, sa paanong paraan natin sila mas mapapahalagaan? Alam niyo po, unang-una, have a heart willing to love. Matutong mahalin yung mga tao sa journey mo, lalo na sa pamilya mo. Sa panahong kamahal-mahal sila at sa panahong hindi sila kamahal-mahal, mahalin mo pa rin sila. Turuan mo pa rin yung sarili mo na mahalin sila. And have an ear willing to listen. Matutong makinig lalo na sa mga taong wala na halos gustong makinig sa kanya. Minsan, may mga mahal tayo sa buhay, hindi natin alam, wala na palang gustong makinig sa kanila. Alam niyo po, para mapahalagahan natin ang totoo, yung mga tao na meron tayo ngayon sa buhay natin, huwag lang natin silang mahalin sa mga panahong kamahal-mahal sila. Kahit sa mga panahong hindi sila kamahal-mahal, mahalin mo pa rin sila. Sa mga panahong wala nang gustong makinig sa kanila, matuto kang makinig para sa kanila. And have a hand willing to help. Kahit wala ka nang makitang dahilan para tulungan pa ang isang tao, lalo na ang kapamilya mo, tumulong ka pa rin. And most of all, have a life willing to be grateful. Be grateful to those who failed you dahil ang dami nilang tinuro sa'yo. Be grateful to those who hurt you dahil sa kanila ang tatag mo na ngayon. Be grateful to those who rejected you dahil doon napunta ka sa best at deserve mo sa buhay na ito. And be grateful to those who never believed in you dahil sa kanila mas
natuto kang maniwala sa sarili mo. Church, as we approach 2023, as we approach and say goodbye on 2022, magpaalam ka ng tama sa papaalis na taon sa journey mo. Iwan lahat ang regrets, iwan lahat ang sama ng loob, iwan lahat ng hindi pagkatuto. Aalis ang 2022, dapat isama na natin yan. Lahat ng mga panghihinayang, hindi lang sa 2022, maging doon sa mga nakaraang taon pa ng buhay mo, iwan mo na rin lahat ng sama ng loob at mga hindi pagkatuto. And at the same time, salubungin mo ng tama ang paparating na taon sa journey mo sa pamamagitan ng pagiging bukas sa pagkakamali, lalo na sa magkakamali sa iyo. Pagiging bukas sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, lalo na sa pamilya. Pagiging bukas sa katotohanan ang igsi lang talaga ng buhay. Pwedeng anumang oras matapos ang journey mo. Sa huli, huwag kang mapagod magmahal. Kung gusto mo ng isang masayang 2023, huwag kang mapagod magmahal. Huwag kang mapagod makinig. Huwag kang mapagod tumulong. At huwag kang mapagod magpasalamat. Higit sa lahat, sa Diyos at sa pamilya na ibinigay ng Diyos sa iyo. Let us pray. Panginoon, sa hapong ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, salamat po. Napakabuti mo. Wala kang katulad. Aalis po kami ng 2022. Lord, tinulungan mo kami na makita ano yung dapat naming iwan din, Panginoon. Lahat ng aming regrets, lahat ng aming sama ng loob, lahat ng hindi namin pagkatuto. Lord, salamat dahil tinuruan mo kami na hindi lang magpaalam ng tama sa papaalis na taon sa aming buhay, kung hindi salubungin din ng tama ang paparating na taon sa aming buhay. Tulungan mo kami na maging bukas, hindi lang sa aming pagkakamali, maging doon sa magiging sa mga magkakamali sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami na maging bukas, lalo na sa paglilingkod sa aming sa iyo, sa aming kapwa at sa aming pamilya. Salamat, Panginoon, dahil itinuro mo sa amin sa oras na ito na mas maging bukas kami sa pakikinig, sa pagtulong at sa pasasalamat sa anumang sitwasyon na haharapin namin sa darating na taon sa aming buhay. Salamat po sa kabuuan po, Panginoon, ng aming pagtanggap ng mensahe mo. Wala po iba nawang nataas kundi ikaw lamang po. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.